Kaya nga, Mari, at inaya ako ng sugar daddy ko na mag-date. Hindi nga ako makangiti sa kanya dahil hindi pa gawa yung ngipin ko. Malamang ko, Mari, iwan ako pag nakitang mukha akong dinosaur. Daladala ko nga yung pichil ko at wallet na walang laman. Suklay at pabango at ang kumare nyo naka miniskirt. Kinakabahan nga ako, Mari, at napakadilim para akong isa-salvage. Pagkarating nga namin, nakahinga na ako ng maluwag. Sinara ko na yung pinto ng sasakyan niya pero napagalitan ako, hindi pa raw nakasara. Shoota ka, sungit mo ah. Papasok na nga kami sa loob kaya magpe-face mask na ako, baka makita nila yung ngipin ko. Bago nga pumasok, Mari, kailangan mo munang magpunta sa cashier. At nandito rin yung iba't ibang fee sa mga gusto mong i-avail. Nag-fill up na nga ako ng details namin at kakain kami sa kubo. Napakasarap kasi kumain dito, Mari, nasa kubo ka, ang paligid mo puro tubig. Pagkatapos ko nga mag-fill up, pumasok na kami. Shoota, Mari, pagkapasok na pagkapasok ko, napakaganda. Maraming ang kubo-kubo dito at puro tubig yung paligid. At ang pinakamahalaga, Mari, pwede kayong mag-inom dito. O ayan, pagka mga ganyan, ginaganahan ka. Inassist na nga ako ni Sir papunta sa kubo namin. Napakasaya dito, Mari, dahil meron pang live band. Napakagagaling pa ng harmony band. Talaga namang gaganahan ka habang umiinom. Huwag na huwag lang kayong magpapakalaseng at baka mahulog kayo sa tubig. Ang ganda nga ng pwesto namin dahil katapat pa namin mismo yung banda. Ang ganda mag-picture-picture dito, Mari, pang Instagramable. Napaka-presko pa ng hangin, sing presko ng kakilala mo. Umorder nga ako ng malala dahil malakas akong kumain. Siyempre, nanghingi na rin ako ng yelo. Napakadami na talagang nahihinga ng yelo nitong pichil ko. Maluloka na lang talaga kayo kapag nakarating kami sa Iceland para kumuha ng yelo. Napakagalante nga nila sa pagbibigay ng yelo ng alahati yung pichil ko. Shoota, Mari, parang gusto kong mamingwit bigla. Habang hinihintay nga namin yung order, naisip ko mamimingwit muna ako. Namimiss ko na kasi, Mari, yung fish pond ng kapitbahay ko. Binan na kasi ako. Nagpapalamig lang ako, mga Mari, babalik ulit ako doon. Hindi ko pa naman kailangan ng tilapia ngayon para ipalit ng jean dahil marami pa akong stock. Papunta na nga ako sa rentahan ng pamingwit. Siyempre, Mari, hindi ko naman pwedeng talunin to para manghuli. Tamang standby nga lang ako sa gilid habang hinihintay ko si Kuya. Kakaiba pala pain dito, hindi bulate. Siguro, Mari, pihikan yung mga isda dito sa pagkain. Maghahanap na nga ako ng magandang spot para mamingwit ng tilapia. Malamang ko, bukas magsarado na kayo, uubusin ko isda nyo. At kahit nga naka-miniskirt pa ako, mangingisda pa rin ako. Shoota, Mari, hindi ko ata mauubos yung isda nila. Mukhang yung pasensya ko mauubos. Mukhang wala nga tilapia sa gawin na to, kaya lilipat ako. Namamahinga siguro yung mga tilapia ngayon. Yung tilapia mo lang naman, Mari, ang hindi napapahinga. Pagpahingahin mo naman, Mari, tilapia mo, pagod na. At yung tilapia dito, ubos na. Napakatatalino nga ng tilapia dito, Mari, nauubos yung paeng, hindi naman kumakagat. Gumagamit siguro, Mari, ng tinidor. Naglagay nga ulit ako ng paen bago uminit yung ulo ko. Kakain lang naman talaga ako ng dinner, uminit pa yung ulo ko. Mukhang mga tulog na nga talaga yung mga isda dahil alas 9 na, siguro hindi sila nagpupuyat. Babalik na nga lang kami sa kubo dahil baka nando na yung order namin. Ayaw sa akin ang tilapia dito, Mari, wala akong nahuli. Buti na lang talaga, may order din akong tilapia. Bakit ko papahihirapan yung sarili ko manghuli? May order naman ako, luto pa. O diba, isang bilao agad. Nawala na nga yung init ng ulo ko dahil meron naman tong tilapia at saka bangus. Napakarami nga ng pagkain sa isang bilao kaya naman sulit na sulit. Mas sulit sana, Mari, kung pwedeng magdala ng gin. May corkage nga, Mari, kapag nagdala ka ng alak kaya bumili na lang ako ng coke, sa bahay na lang ako iinom. Mari, may sitaw! Naalala ko na naman tuloy yung pagkatalo namin sa Family Feud. Okay lang yun, Mari, kahit natalo kami, natuto naman akong kumain ng sitaw. Ang sarap ng tilapia dito, mahirap kasing hulihin. Tapos na nga kaming kumain at napakarami pang natirang pagkain. Eh alam na, Mari, isasharon pa uwi. Bakit naman ako mahihiyang mag-uwi, Mari? Eh binayaran ko naman lahat to. Kahit nga, Mari, hindi ko binayaran at nakikain lang ako, inuuwi ko eh. Hindi ko palalagpasin, Mari, kahit cook, bayad ko to, no?
napakabait nga nila dahil binigyan pa ako ng plastic, pati yung isasharon ko pa uwi, inayos nila. Ay, cook pa pala ako sa baso, mare. Uubusin ko muna, sayang naman. Uwi na nga ako at syempre hindi ko kalilimutan yung pitchil ko. Napakadaming tao sa mga kubo, mare, habang dumadaan ako. Pero okay lang yan dahil bukas meron akong almusal. Hindi ka mapapakain at mabubusog ng hiya-hiya mo. Napakasaya ko nga, mare, kapag nakaka-uwi akong may dalang pagkain. Bukod kasi sa gin, pagkain ang nagpapasaya sa akin. Ikaw lang naman, mare, ang sumasaya sa boyfriend mo kahit niloloko ka.